Hi guys! Andito po ako ngayon sa Quezon City from the City of Star. And nandito po ako sa Yeah, at ako po ay nagpapalinis ng kuko dahil napapansin ko po ang aking manager na si Tito OGDS ay lagi nakatitik sa aking kuko. Eh, parang nakikita ang dumi na ng aking kuko na pwede ng pagtanan ng niyugan sa Batangas. Kaya nagpapalinis po ako at baka ako ay ma-award. Hi guys! Andito po ako ngayon sa Quezon City from the City of Star. And nandito po ako sa Ako po ay nagpapalinis ang aking kuko. Dapat po ako ay magpapaputs pa and everything. Kaso po, biruin nyo ganaman ako, nasa Maynila na Buendia, inabot ako ng sa kalahating oras ang traffic din sa Buendia. Samantala ang Maynila, from Lemerin, narating ko ng parang wala pang 2 oras. Tapos nung last week naman ako lumuwas, ang traffic naman sa Tagaytay, di ka napanood yun sa isa kong vlog. Sobrang traffic, inabot ako ng 4 oras ang biyahe sa Tagaytay pala ang doon na naubos ang oras ko. Kaya ako po ay nagpapalinis ng kuko dahil napapansin ko po ang aking manager na si Tito OGDS ay lagi nakatitik sa aking kuko. Eh, parang nakikita ang dumi na ng aking kuko na pwede ng pagtanan ng niyugan sa Batangas. Kaya nagpapalinis po ako at baka ako ay ma-award. Oh, no. Kaso po, nung last week po ako po ang naglinis, nagka-ingrown ho ako. Kaya parang ako ho ay nilalagnat sa sakit. Parang hindi ko na yata kaya. Alcohol pa lamang ho iyon. Ang sakit na po. Ayan, 2 na po ang nag-assist sa akin dahil alam nyo naman, ayokong malate sa vlog namin ni Tito OG. So ito na po yung aking pa, yung pong isang pa ako may semi ingrown, ito naman fully ingrown, pati mukha ko parang may ingrown na din. Hindi naman, haggard lang po ako sa biyahe dahil nag-traffic po ako din sa Maynila. Galit-galit ka aga ko nakarating. Naalinis na ng aking kuko. Parang hindi kuko. Tingnan nyo na kung gano'ng kadami ang aking kuko. Aray, medyo nalilinis na nila. Ito po yung linis ko. Tingnan naman yung huli ko pang palinis ng kuko. Sa tunay po talaga ang sakit. Mahirap po linisin ang aking kuko dahil anong tawag doon? Nakabaon? Ano? Nakabaon. Mana ho ako sa inay. Ang inay po ay laging nagkaka-ingrown dahil nakabaon ho sa balat yung kuko. Kaya sensitive ang inay sa pagpapalinis. In fairness po, ang ganda nila maglinis. Ang ganda ng aking kuko. Yung sa taga-amin, mga skinny-skinny sa mga naglilinis. Eh kaya masarap magpalinis doon. Ang daming chismis na ibinibigay sa amin. Ate, Diyos ko. Oo, basta yun yung maglinis kami, chinichismisan ng mga buhay-buhay ng mga kapitbahay, ng mga pamilya nila na nag-away-away dahil sa lupa, ganyan-ganyan. Tapos yung mga nabuntis na taga-amin. Pero tunay ang mga balita, kaya kasap magpalinis doon. Masarap magpalinis. Hindi magaling maglinis, pero masarap magpalinis. Dahil talagang sa chismis, kaya mabubusog. Kumbaga, bibigyan mo siya ng tip, hindi sa linis, kundi sa chismis na ibinigay. Kaya pag wala na kaming chismis na masaga, parang syempre malungkot na, sad. It's just sasabihin lang namin, sad kami. Puputa na yun sa amin, maglilinis niya sa amin. Tapos ang dami na niyang baon. Pwento ng buong bariyo kung sino mga nag-away. Kunyan, may mga nagsuntukan dahil nagka-inuman, nagka-baranggayan, dahil sa ayuda, ganyan-ganyan. Inang, kadaming ikinukwento sa amin. Mga awayan, ng mga magkakapitbahay. Oo. Masarap nga, masarap nga makinig. Kaya nga siya lagi pinaglilinis namin. Minsan pag pinalilinis sa amin, agad na sasabihin, eh siya wala pang chika din ha. Hahanap muna, mahiki ano muna, balita muna. Nakakatuwa din naman. This is it, Bang! Hey! Aday! Alam niyo, wala akong balak i-video talaga aring paglilinis sa akin. Pero para hindi ko maramdaman talaga ang sakit, i-video ko na ako. Pag hindi tama ang paglilinis. Basya ko ang mga.
Kaya po kayo, huwag niyong i-ano sa inyong mga sarili-sarili ang paglilinis ng kuko. Ang pagtatanggal ng ingron dahil delikado po yan. Ang nanay ko po ay, ano, tawag doon, bumukol yung paa dati sa ingron. Sa totoo lang, kaya bihira lang din talaga magpalinis dahil sobrang sensitive ng aking kuko. Hindi nga madaling mag-ingron. Teh, lahat ng tao may ingron. Ibig sabihin lang na matagal ang pagitan ng pagpapalinis mo, tanga. Di ba, Teh, no? Kasi... Grabe naman siya, pinapahaya mo ako sa vlog ko. Teh, kaibigan mo, kuha lang ang plastic in kita. Oh my God, parang hindi ako... Parang hindi ko kuko. Aray... Charis. Ate mo na. Ate. Baka maibuhos ko sa mukha. Nagkape po ako para hindi ko maramdaman ang sakit ng nakaraan. Ng nakaraan. Ayan, natanggal na po ni ate yung ingron. Ate, ba't hindi alagay mo pa sa aking ano, sa aking paa yung tinanggal mong ingron? Para makita mo sa pila na pala. Ah, para makita. Ah, kaya nga nagtataka ako, bakit inilalagay niyo pa dyan? Pwede naman diretso na sa... Ah! Oh. Ayan, nag-Starbucks po kami ngayon para hindi ko po maramdaman ang sakit ng kahapon at ang pait ng nakaraan. Bakit? Kung sabi mo, mas dekli-dekli kaysa sa Starbucks. Bakit? Oo, sa tunay, mas gusto ko talaga yung mga 3-in-1. Kasi 3-in-1, as in sobrang tamis ng 3-in-1, parang asukal siya. Aminin mo yan. Oo nga, eh kasi naman ito 150, Diyos ko, ang mahal. Paano mo ma-appreciate yung kape? Habang well, ininom mo ang mahal. Tignan mo gagawin. 150 ito, Starbucks. Hindi ko tulad ng mga kapeng 3-in-1, yung mga pure coffee lang, mga kapeng barako, sa mga kape salamay, kahit mag-anli, kape ka salamay. Yung kapeng barako, yung masarap talaga yun. Pero 3-in-1, don't ever compare 3-in-1 sa ano. Eto po. Gusto yung taas-taas ng sugar level. Yeah, wala. Ba't parang ganyan? Ba't ganun, te? Ito yung parang lalagnatin ako, pero parang mas masakit mong ito yung kinuhanan. Ito mas marami mo ko dito kaysa sa kapit. Marami mo kung bakit? Kapag nakabuon kasi yung kuko, doon nagsisimula yung infection yun, di ba, te? Ayan po, so nandito po kami sa Mary Grace. Pang-social to ano, yes. Only social can relate. Medyo yata dito. Ang gabi na, pero ang gusto ng friend ko pasta, pero alam niyo naman, hindi ako sanay ng mga pasta-pasta. Kaya din ako pumili sa breakfast. Gabi, pero breakfast. Kuya, ano nila po ang akin? Yung isda. Sunny side of ano po kuya? Sunny side of course, Bravo. Ano ba yung sunny side? Sunny side, ito yung ano. Ayan ang ganyan itsura. Baklang to. Sorry kuya, bobo ako sana. Kahit ano, kahit anong itlo. Hindi, yung well done ba yung egg niya? Well done yung kula niya, well done ba? Or runny? Ano yun? Ba't baka ang dami yung tinatanong? Kung ano, kung basta itlo. Kaya naman, hindi naman ako ma-act sa pagkain. Ganun sila. Hindi ako choosy sa pagkain. Kahit anong pagkain kinakain. Kaya po, thank you. Seafood pasta, pero I'm kind of torn between chorizo and olives and seafood pasta kasi. What can you recommend? Seafood pasta. Ang acting niya, ano, pero wala naman siyang pambayan. Hindi naman siya ang nabayan. Alam mo, every time na makikita kami, ganyan yung umorder.
Talaga, between the two, seafood talaga. Kasi nila seafood pasta, that's all. Ay, te, may nabasa akong vlog. Ano? Yung may friend ka ba na mahiling magpalibre? Te, parang ikaw yun. Babasa ko sa'yo mamaya. Oh, seriously, baka yung nanilibre ngayon. What are you, gusto niya maglibre sa ano, kaso yung kakainan naman ko, ano-ano mga... Ang hiling niya mag-explore ng food. Eh, alam niyo naman ako pag nasa mall, sabi niya sa akin, oy, kain tayo sa Japanese restaurant, oy, kain tayo sa Korean restaurant, oy, kain tayo sa baby back room. Tapos ako naman, oh sige, okay. Pag tinatanong niya ako, oh, saan tayo kakain? Ano mga sinasabi ko lang dyan, yung B-Macbo. Pero I really enjoy spending time with you, my friend. Kasi, hindi ito, it's been a while, this pandemic has, you know, it torn us apart. It, ano, it created distance between the two of us. Kasi di ba, nauwi ka sa Batangas. Eh, before, di ba, nandito ka lang sa Manila. So, I'm kind of sad. And at the same time, basta, hirap explain. Nalulungkot ako. Ang arte, no? Ang arte niya. O, bakla. A few moments later. Hindi ako nagtira. Kahit sabihin, ang mga social ay nagtitira dahil syempre medyo may kamahalan. Magkano yung ay kanina? 4? Almost 5 na din. Huwag mo na yung money. Huwag your money. Magkano yung titi? Ano po? Tawag din titi? Gagamit service charge ba? Ano ba yung ibig sabihin ng service charge? Gagatay lang sa resibo baka po. Ano na yun? Ano na yun? Baka ako may service charge. Ibig sabihin, binayaran natin yung servisyo nila gaga. May okay na. Parang hindi naman ako meron. Baka wala. Pag wala, mag-tip ka. Eh, ikaw, hindi ko nga alam yun. Ayaw ba kami service charge? Kami service charge. Well, alam mo, may shinary sign si Tito Ochi. Ano sabi? Kumain kami sa Tipsipi. Masarap doon, bakala. Sa pamasamara to yan, di ba? Kumain kami ni Tito Ochi diyan sa Tipsipi. Tapos, tinanong kami nung waiter, anong drinks nyo? Sabi ko, Coke. Eh, sila ako anong mga, bigyan ng Coke. Cocktail, mga cocktail. Cocktail. Ano ba yung food? Ano, drinks? Sabi ko, ako Coke na po. Diyos, kapag nasa... Ganto kang kain, huwag kang mag-order ng Coke. Sabi niya, bakit po? Kasi ang Coke, mabibili mo lang yung sa'yo. Mabibili mo naman yung sa tindahan. Pero yung mga, ito talaga, mga cucumber, mga kalit. Hindi naman yung nabibili sa kung saan ka. Kaya pag, huwag kang mag-cook, bumili ka ng ano. Taray! Ayan, Pasko na po sa SM, pero dahil malilate na po ako sa aking showbiz update, alam nyo naman, nagmamadali na naman ako. 30 minutes na lamang po kailangan nandoon na ako. At least kahit parang nakita kami ni BFF. Ayan, pinapausukan na naman ako. Dino! Bigla kuminan. Pero ako okay nang antok talaga, pag napunta sa bayan nito ko. Dahil sa hindi. Pasok ka aircon pa. Ano? Akala ko ako lamang ang nakaka-experience na laging ina-unsure. Kita mo ako laging inumang-inom, talo ng talo. Dahil ako ina-unsure. Masamang espiritu, sumabas ka, masamang espiritu. Ayan, so nandito na si Mama Loy. Kumakain si Mama Loy. Dito talaga mapipil mo yung feel at home. Kahit wala si Tito Oji, wala si Ate Georgette. Ayan, super lax. Correct. Ayan, habang naka-ready na ang ilaw. Ayun. Ay, ang bait naman tayo naman. Pinagtimpla naman ko ng kape. Kahit nakapag-Starbucks na ako kanina, nakita ninyo nag-Starbucks ako. Wait, mo talaga pa nagbablog ako, hindi pa rin ako sanay. Dito ako tingin ng tingin, dito. Sa kanila! Ako yung nagbablog na hindi ko pa rin alam kung saan ako titingin. Ayun doon pala. I'm sorry! Kaya sige po magkakape ako. How you like that? Ha? Very careful! Ayan again, tip po kami ng mga like ka. Kayo sabi ko, like a virgin. Ang lola, ang generation gap. Like a bridge over troubled water. Paborito yan ni Boss. Ay, like ka. Kaya kaisip pa ako. Paborito yan ni Boss. I will name me dead. Yes, yes. Ay, parang ako meron din bago pang TikTok. Ano? Yung like a river, like a river, like a river. Hindi ba yung like ka yun? Like a river, like. Oh, dami ko entry. Sa'yo naman, nag-sipig tayo na. Like a virgin yung kakanta yun. Ay, sorry, nakanta ko na. Na-entry ko na like a virgin. Na-entry na. Okay, isip ako mo diba entry?
Ano yung like a bridge? Yes. Oh, nakapag-isip na po kami ng mga i-chismis namin ngayon. Huwag naman nakakapag-isip. Sabihin, invento lang natin yan. Wala nga tayo mag-isip. Kaya yung blind item na. Okay. Research tayo sa online kung ano yung mga pinag-uusapan ngayon. Hindi, wala na po kami ng mag-isip. Kaya magba-blind item kami na may buntis. Hi. At ako po yun. Dahil wala po kami maisip. Hindi, charot lang po. Nag-iisip po kami, nagbabasa po kami through online. At talagang dinidetalye namin kung totoo, kung may pwema kami. Oo, nire-research talaga. Yes, mahirap na ang madimanda. At mahirap na ang parang ma-scam to eh. Mahirap na mapudol-budol ng mga chika. Yes, kaya very ano kami, strict. Pero hindi naman lahat ng nababasa natin kailangan patulan dito. Siyempre, ano tayo? Marites with the heart. Yes. As I was saying. Diba? Kami po ang mga Marites with the heart. We deliver, we screen, we deliberate. Yes. And we deliver. We deliver. Yeah. Marites with the heart dahil Paskong Pasko na. Yan. Nakakaano naman mag-chismis ng ano, ng hindi makatotohanan. Alam mo na kung anong meaning ng Marites? Yes. Ano? Mare, anong latest? Parites. Parites. Ah, yun yung panlalaki. Parites. Oh, yun ang bago na yun. Yeah. Si Tito Audio talaga mahiling manghipo ng puwet. Kaya silang dalawa ni Kid bagay na bagay talaga. Si Kid mahiling manghipo ng edits. Dahil maraming fake news at mga edited video, kaya talagang binubusisi namin kung totoo ang mga chismis. Inaalam namin kung galing talaga ito sa tao, pinost talaga ito ng nasasangkot. Para hindi kami invento-invento lang. Pagkatapos po ng aming showbiz update, ayan, atake agad kami sa Tipsy Pig dito sa QZ. Mga bar po ito. Although hindi naman ako mahilig mag-bar, pero sinama po ako nila Tito OG. At nandun din po ang aking mga tropa, ayan, ang mga grupo nila Jelly Andres. Ayan, at nag-inuman kami, nagkasiyahan. At talaga namang nakakatuwa. Dahil nakaka-relax. Ay, kagrabe ho. Sobrang saya ng mga tao dito kagabi. Talagang ramdam mo na sabik na sila mag-party. Kaya naman ako ay nag-enjoy din. Ang sarap na pagkain dito sa, ano, sa Tipsy Pig. Tapos yung alak nila pang sosyal. Hindi naman halata nag-enjoy ako. Ano? O, tingnan nyo naman. Hoy, bakala umuwi ka na ng probinsya. Hindi ka na babagay diyan. Sayaw-sayaw ka pa dyan. Charot! Thank you, Lord! Dahil ang saya-saya ng buhay! Ayan, guys. Late na po ako nagising. Dahil may hangover. Andito po ako ngayon sa WeCamp. Ayun, yun po yung nangyari sa akin kagabi. May ba content lang? Content-contentan. Hindi, super nag-enjoy naman ako. At gusto ko lang ipakita sa inyo ang lifestyle ng buhay ko. Charot! Ito po si Joseph po ako na lagi nagsasabi. At nagpapalaalang maikli lamang ang ating buhay. Kaya pili natin laging maging masaya dahil sa bawat problema, may solusyon. Kung wala solusyon, ano nga yun? Kailan lang ang mag-comment? Kailan ang bobo ng bakla.